So, excuse me. Good morning sa lahat. First vlog for the day. So, baga ano lang ako ng mga views sa darating na PBA Commissioner's Cup Finals nung Ginebra at saka Bay Dragon. Well, dalawa lang naman ang ano niyan eh. Kung madedepensahan ng Ginebra yung napakagandang execution ng Bay Dragons na nahihirapan yung Magnolia na alam naman nating may magandang guard-oriented offense, defense, no? Kahit si Gio at saka si Gio Halalon at si Mark Baroga hindi ma-contain itong si Glenn Young, no? Kung madedepensahan nila yon. At saka kung and isa pa doon is si L.A. Tenorio would shoot the way he does. Kung magagawa pa rin ba ni L.A. Tenorio yung shumot, kung papasok pa rin ba yung mga 3-point shots niya o yung kanyang opensiba sa game 1 hanggang kung ilang games man yun. Diba? Kung makakashoot pa ba siya na ang kaharap niya eh hindi na Magnolia, kung hindi ang kaharap niya is yung Bay Dragons. Sa tingin ko si Tenorio yung magiging factor doon kasi mahihirapan talaga silang i-contain yung ano, yung guideline ng Bay Area kasi mas malalaki sa kanila eh. Mas malaki si Kobe Lam kay Scotty, mas malaki si Kobe Lam kay LA. Mas malaki rin sila ng konti kay Pringle, di ba? So sa offensive sila babawi. And if Aljon Mariano can hold his own, no, kung yung movement without the ball ni Mariano at yung kanyang offense at yung defense niya can hold up yung wing ng Bay Area na napakahirap gawin. Si Mariano at saka si Tenorio yung key. Kasi sila yung first five eh. Maliban na lang kung mag-adjust itong si Tim Cohn with Jamie Malonzo. Yun na nga yun. Pag in-start mo si Malonzo, off the bench mo si Aljon Mariano o si AJ. So, ano yun? Kasi kailangan namang kailangan hindi ma-extend itong si Malonzo kasi may offensive pa to. Mahihirapan umiscore yung mahihirapan yung Ginebra pag hindi nag-contribute si Malonzo sa offense. So, kaya naman nakakabalik yung Ginebra kasi may Justin Brownlee silang pwedeng puntahan. Yun yung filler eh. Ididikit lang ngayon laro, pero yung panalo malabo pag ganun kaganda yung laro ng Bay Area. Kagaya nung nangyari sa San Miguel, dumikit yung San Miguel pero hindi nanalo dahil ano lang eh, napo-force yung San Miguel na mag-play individually rather than playing with the system. Yung initiator ng offense sila is si Fajardo na na-control nung Bay Dragon. Kasi kahit umiscore si Marcio, umiscore siya at nakatulong siya, sila Romeo, paunti-unti, pero ang initiator nun is si Junmar eh. Eh, iba tong Ginebra kasi ang initiator nito kahit sino del triangle offense eh, ma-control kaya ni Brian Gordon yung triangle offense sa Tim Cohn. Yun yung magandang panoorin doon technically sa game. Kasi kung shoot si Tenorio, luluwag yung ano eh, pumapasok yung tira ni Tenorio tsaka ni Mariano, say for instance, bubukas yung ano eh, magkakaroon ng easy driving lane itong si Brownlee, si Japet at si Christian Stadt-Handlinger. Mahirap nang hintuin si Sistan, kahit sabihin mong nagmiminti sa free throw, uubusin kayo ni Sistan sa foul kapag ka may buwelo siya. The same thing with Japet. So yun yung dapat mangyari for Ginebra na mahirap dahil napaka-utak nitong ano, matalino maglaro itong Bay Area. Well-oiled machine on both ends. Di ba? So, 'di ba, kung gusto niyo manood ng basketball talaga na matindi, etong Bay Area Dragons ang panoorin niyo. 'Yun yung tamang paglalaro ng basketball. So, 'yun lang po.